Ma'am, recently po, Chinese Embassy claimed na there was a conversation recording between personnel from Chinese Embassy and AFP Westcom regarding doon sa kiniklaim nila na new model na allegedly nag-agree yung government. So we're still asking right now if they will provide the actual recording, and AFP Westcom, hindi pa po sila nag-react regarding this. But if indeed, ma'am, let's say they provided the Chinese Embassy na may ganitong recording, may transcript, eto rin ba, ma'am, yung dapat na imbestigahan? And we're also asking then, ma'am, the Chinese Embassy, if indeed AFP Westcom is aware if the conversation is being recorded. If that's the case, ma'am, will they also be liable? Kasi, di ba, ma'am, alam naman natin na kapag ganyan may mga conversation, dapat both sides ini-inform if the conversation is being recorded. Well, basang-basa na ang papel ng China sa mga bagay na dapat nilang i-inform na hindi nila ini-inform, o mga bagay na kung meron man na hindi nila dapat sinasabi pero sinasabi nila. Grabe ang information warfare talaga na wini-wage ng China. At dahil ganun ang katapat din natin, no? Hindi lang yung pambubuli nila sa West Philippine Sea, hindi yung klaro at napaka-dubious na papel dito sa mga POGOs, hindi lang yung questionableng majority interest sa ating national grid. Dahil ganito rin ang information warfare at influence operations na wini-wage nila. Lalong dapat nating pagpursigihan to get at the truth and to uncover what is just smoke and mirrors sa kanilang ginagawa. So kung meron talaga silang recording at kung meron talaga silang transcript, they should at the least make it available to the government, to the executive. Dahil seryosong claim na naman nila iyan ng isang, ano po yun, yung agreement, what did they call it? New model, yung sinasabi, yung pinangangalandakan na naman nilang new model dyan sa West Philippine Sea. The last I heard, the only model is under the UNCLOS. The last I heard, the only model is yung pagkapanalo natin sa Hague Tribunal. And the latest I heard, ang pinakabagong bahagi ng solo at totoong model ay yung kapapasa lang namin na Maritime Zones Act. So that's a serious claim on their part. Pinakabago na naman nilang kine-claim sa ating karagatan, sa ating teritoryo, sa ating exclusive economic zone. At I cannot speak for the AFP Westcom, pero yung Department of National Defense, si Secretary Chodoro has already warned us also na baka pinaghahati-hati tayo ng China para i-divert yung attention nating lahat sa mga violent, aggressive, at saka dangerous moves nila laban sa iba't ibang vessels at mamamayan nating mga Pilipino sa karagatan. Hindi pa man nagsalita yung AFP Westcom, nagsalita na nga yung DND, at si Presidente mismo has been speaking about these various actuations of China, whether sa West Philippine Sea or sa embahada nila dito sa Pilipinas. So kung may kiniklaim silang ganoon, patunayan nila, and then of course that would become material sa inaabangan ko pang investigasyon ng resolution ko on the gentleman's agreement or agreements, kung mas marami man yun na kiniklaim ng China. Na-i-refer na rin po iyon sa Committee on Foreign Relations, and inaabangan ko na lang hanggat maaga sana yung pagdinig doon. Regarding doon, ma'am, sinasabi nyo nga na parang yung information warfare kasi yung nangyayari dito, no? Since magko-conduct na tayo possibly ng itong hearing, meron ba tayong caution, for example? Kasi there mga ilang senators na rin po nagsabi na may mga sensitive information na ma-discuss, and obviously the other side is also monitoring what is happening. Are you planning na may mga certain topics na going executive instead na public, and then piliin lang yung mga, you know, hindi masyadong, that would not jeopardize our national security? Posible naman yun. Sanay na sanay ang Senado at ang lahat ng senador na kapag may hiniling ang isang may hiniling ang isang resource person at pinagbigyan ng chair,
at wala namang mag-object sa aming mga senador na miyembro ng komite or kahit sinong senador, madali namang pumasok sa executive session. Anyway, minded ang buong Senado na ang taas ng interes ng publiko sa ganitong mga issue. Recent surveys have even showed na gusto talaga ng karamihan ng mga Pilipino na umalis ang China sa ating bahagi ng dagat. Surveys show na ang karamihan ng mga Pilipino gustong ang gobyerno ay gawin ang lahat na kaya niya para paalisin ang China sa ating teritoryo. Kaya dito sa pinakahuling kabanata na ang gulo-gulo ng paiba-iba ang sinasabi ni na Duterte at ng mga dating cabinet members nila tungkol sa so-called gentleman's agreement na iyan, ang higit na kalinawan dyan ay mas mabuti. Of course, mindful of any national security considerations. Hi, ma'am. Good morning. Hello po. Ma'am, regarding doon sa gentleman's agreement, na-refer na po kasi sa Senate Committee on Foreign Relations. Apo. So, ma'am, sino po yung mga nilulook forward natin na maipatawag po doon sa inquiry? Well, kailangan desisyonan niya ng chair yung kanilang tatawagin si Duterte ba, kinatawan ng Chinese embassy ba, yung ating mga defense, national security, National Intelligence Coordinating Agency, Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy. Lahat nung may kinalaman at may mahalagang opinyon dun sa di umanong pagkakasundo ni Duterte na hindi na natin i-re-reinforce yung BRP Sierra Madre dun sa Ayungin Shoal. Bak posible din, Department of Energy, dahil ang implikasyon ng Ayungin Shoal ay doon din sa Reed Bank, kung saan ang yaman-yaman di umano ng mga gas and oil reserves na kailangan-kailangan natin, lalo na kung totoong paubos na ang Samalampaya at ang Reed Bank naman ay nasa loob din ng teritoryo at EEZ ng Pilipinas. Pero ma'am, kayo, personal point of view, gusto nyo si former President Duterte mag-appear talaga? Di ko naman masabing gusto ko silang makita, pero ang trabaho po ng komite at ng Senado ay kunin as much as possible first-hand, primary source, straight from the horse's mouth, ika nga, ang mga totoong kaganapan, ang katotohanan sa subject ng aming mga investigasyon. Dahil din, in aid of legislation, kasi kailangan naming tanungin, ang isang dating presidente ba, kahit ayaw kong maniwala na kahit sinong presidente ay kayang ipagkanulo ang pambansang interes natin, kailangan namin itanong, ang isang dating presidente ba pwede niyang obligahin ang lahat ng mga susunod na presidente, di umanong architects of foreign policy, na hayaang maagnas na lang sa hangin at sa tubig ng Ayungin Shoal ang isang BRP Sierra Madre at mawala na lang, mabura ang sa ngayon pinaka-importanteng sovereignty marker natin sa West Philippine Sea. It was referred to my committee and I am trying to put together the agenda, the resource persons list, and see who will be willing to attend. I'm also trying to get a room. It's as simple as that. Walang kwarto rito. Kaya gusto ko sana sa lalong madaling panahon kasi naging controversial, pero sa kabila nun, talaga walang kwarto dito sa Senado. Ayun. So nag-aabang ako hanggang bigyan ako ng pong. Iimbitahan niyo ba ma'am sa dating panahon? Hindi ko po alam, naglilista pa kami kung sino yung relevant people. Ma'am, sabi pwede raw closed door kasi baka sensitive yung mga issue na i-discuss. Parati naman tayong pwede mag-withdraw into executive session. Pero ang preference ko, huwag na mag-executive session para mabulat-lat na lahat. Kung talagang may sekreto in executive session, mananatiling lihim. Anong silbi nun? Ma'am, kaya nga public hearing ang pangalan. Ma'am, si China is claiming na may bago daw audio recording ng bagong agreement sila with the government. What do you think of that? I have no idea. Hindi ko pa naririnig. Okay. Abangan natin. Hingin natin. Okay. Di ba? Reminder si Esmin to make it political, which of course, and of course, this is going to be about the press, former president, and the U.S. administration. Do you have any plan to do this? Going political, prosecution.
wala namang na akong pagnanais mag-persecute miski kanino. Kaibigan naman natin lahat yung mga na-involved. At ito naman hindi politika eh, diba? Ito yung mga nakaraan. Katagal na to eh, yung tinutukoy niya, 2016, 2018, di ko nga alam eh. Pero yung nakaraan na. So, since you're allied with the former president, I'm sorry. Since you're allied with the former president, I'm also the sister of my brother. So, I'm connected to all the parties virtually. Mamasingit po kaya to bago magsinitis? I have no clue. Yun na nga, ako nag-aabang ng kwarto. Ganun lang kasimple, at saka ng slack. Kasi punong-puno kami. Ayoko kasi natatambakan ng backlog. Kaya tuloy-tuloy yung hearing ko. I have hearings all of next week. So, tignan natin kung kailan mapagbigyan. Ma'am, meron dito kung alleged plot against the Marcos administration. Your comment on this? Na nababaduyan na ako sa mga chismis na ganyan. Lumang tugtugin na, no? Nakakasuyan. Unless may tunay na katibayan, huwag tayo masyadong praning. Basta magtrabaho lang tayo at kung maaari, ibalik ang usapin sa bigas. Unahin ang pagkain. Yun lang ang aking mantra. Unahin ang pagkain. Gutom ang Pilipino. Hirap tayong lahat. Ang ating bigas na nasa 60 piso kada kilo ay hindi makatarungan. Thank you, ma'am. Galing din tayo sa signing ng alyansa ng PFP at Lakas CMD, no, na partido ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, at para sa masiguro natin yung suporta ng ating mga kapartido sa mas mabilis na pag-unlad ng ating bansa. Yeah. So sir, yung signing ng alyansa, hindi yun in preparation for the 2025 election? Actually, it's a preparation na rin for the 2025, no, for the year 2025 election. Siyempre, ang inaayos din natin dyan yung masolidify yung mga areas na kung saan pa kami kulang, no? But so far, ang Lakas, we have 100 congressmen, no? And speaker himself, at isang senator, which is me, at marami na rin governors, no? May, I think, 9 governors sa Lakas. Yung sa Partido Federal, hindi ko nakuha yung data, no? Pero marami sila mga governors din at mga local government, mga LGUs. Sir, will the merger make your group the largest? Actually, it's the largest ruling parties. Yeah, itong coalition na to. At hindi namin sinasara yung pinto, no, ng partido. Mas maganda na rin manggaling sa mga kasamaan ko, kay Speaker, kay Presidente. Pero welcome yung sasama sa atin. Hindi tayo nakikipag-away po sa ibang partido. Kaya siguro po kanina may mga nakikita na, no, nababash na tayo ng ano. Sana tigil na muna yung mga bashing at mag-sama-sama tayo, dahil ang hangad din ng Pangulong Bongbong ay to unify, no, the country. Doon pa rin, yun pa rin ang kanyang linya. At sama-sama tayo para makabangon yung tulong-tulong pa paano mapapababa yung presyo ng bigas, no, yung mga problema pa na kinaharap natin, itong El Nino ngayon, no. Ayan. So, well, sa tingin ko naman ay sana maayos naman yung mga mangyayari. Sir, kanino nagsimula yung initiative para magkaroon ng alyansa yung sa partido ni Presidente at ng Lakas? Sino nag-uusap? Gano'ng katagal yung naging pag-uusap bago nabuo itong alyansa? Well, nalaman ko na lang din this week eh. Kasi, at di ba kagagaling ko lang din sa operasyon, no? Sinabi nga meron ng alyansa na mangyayari today. So, kaya kahit na ako'y namamahinga pa at ako'y nakahiga pa sa aking bangon ako to witness itong momentous na event na ito para sa bansa. Pero hindi naman si former President Gloria Arroyo na nandun. Nandun din, yes. Siya yung naging daan kaya para dun sa pwede rin, no? Pwede rin, I'm sure. Dahil may boses din naman si ma'am dyan. Ang kagandaan nito, sama-sama yung mga pillars ng Partido Lakas. So okay lang po si GMA at saka si Speaker
Diba, sa tingin ko naman, magkatabi kanina eh. Magkatabi sila at nandun din ang Pangulo. Kaya okay naman. So, this early ba may yung lakas mayroon ng slate for the 2025? Well, pag-uusapan pa namin yan, no? I'm sure may mga na-identify na rin sila kung sino yung mga na makasama namin. Of the election is, sa tingin mo po, sino yung i-adapt ng party name? Mas maganda na manggaling na sa kanila yan. Ayokong baka mamaya may masagasaan na naman tayo. Ang hirap nito eh, para kang tumutuloy sa Alambre, ano. Basta ang sa akin dito, kaibigan ko silang lahat dahil lahat naman yan yung mga nakasama natin, ano. Pero may selection committee. May selection committee yan. Pero pinaubaya ko na sa kanila yon. Being the chairman of the party, basta ako'y nandito, suportado ko ang partido, which is itong partido na ito ay tatlong dekada na ng aking paninilbihan sa gobyerno. Nandiyan ako. 30 years na ako na Lakas. My only party, which is Lakas, CMD. Hindi po ako nagpalipat-lipat. So, from the very beginning of my political career, dito na po ako sa partidong ito. Kaya I'm sticking to my party. Sir, dun sa signing, may hiningi bang commitment si PBBM sa Lakas? Yung all-out support ninyo? Kasi di ba ngayon may mga issue ka ng pag-destabilize, yung planong pag-aus. May hiningi bang... Walang nabanggit na ganyan. No? Walang ganyan. Siguro confident naman siya na walang ganun, no? Saka this is not the right time para magkaroon ng destabilization na ganyan. Kung sino man yung nag-iisip ng ganun, eh, hindi maganda yan. Dahil kawawa naman ang taong bayan ang maapektuhan. Pero yung Lakas, asahan... All-out support kami sa, siyempre, sa presidente. Pero sir, yung merger, hindi naman magpapalit ang pangalan yung partido yun. PFP merger. Lakas CMD. Coalition. Yeah. So, yun. So, ano mga napag-usapan niyo with PBBM kanina sa science? Wala, binibiro lang ako dito sa ano ko. Sila ni daw ngayon ang aking caregiver. Wala, basta ang ano lang naman natin, yung sa message nga ng Pangulo ay gusto niya pa rin yung ma-unify lahat. Ayaw niyang magbangga-bangga. No? At kita naman natin sa mga nangyayari, di ba? Mabait si Presidente BBM. Kaya dapat lang natin suportahan dahil siya yung nalal ng bayan. Hindi dapat mag-away-away. So, sir, dun sa pag-merge, na-expect nyo na marami ng sasampa o sasama sa inyong alyansa? We're hoping na ganun mangyari. At syempre, it's up to the president kung sino yung mga gusto niyang sumama. Dahil alam naman niya na syempre mga senador na kailangan din natin ng mga kaalyansa na mga senador na magagaling, di ba? Winnable. Sir, yung ibang mga dating member ng Lakas na tumalang dati sa admin, unti-unti na bang bumaba yan? Hindi ko masagot yan, ano? Let's just wait and see at the proper time kung kailan yung announcement kung sino-sino talaga yung mapapasama sa lineup ng alyansang ito. Pero sir, di ba parang issue din yung mga merging pagdating sa local? Kasi like kung yung Lakas may kandidato and the other party ay may kandidato, how would you resolve that? Well, kung talagang may conflict sa ground at hindi mapag-ayos, ang siyempre, pag-aayusin muna namin yan na huwag sila magbanga-bangga. No? Like, halimbawa, Lakas at saka PFP. Pero kung talagang hindi maawat na talagang gusto nila maglaban, baka magiging libre zona yan. Meaning parang? Zona libre. So, sige, may the best man win. Ganun lang yan. Or yung incumbency rule. Oo, pwede. Merong ibang koalisyon naman, equity of the incumbent, mga ganyan. So, yun yung talagang practice ever since eh, yung equity of the incumbent. Mas madali kayo sa national kasi usually isang kandidato nila or like sa senator, sa local nagkakaproblema minsan. Tama. So, target na dun sa pag-alliance nyo na halos lahat ng manalo 2020 yung mga pag-alliance. Well,
Alam niyo naman yung approach ni Presidente Bongbong, hindi naman siya yung tipong anong-anong diktador eh, di ba? So, malaman natin. Pero syempre, as much as possible, mas gusto natin na may panalo lahat ng mga kasama namin sa partido o dito sa alyansang ito. As I said, open pa rin po sa ibang partido. No? Siguro i-announce din yan ni Speaker at ng ating mahal na Pangulo kung sino-sino itong mga partido na makakaalyansa ng PFP Lakas CMD. Sir, ito ba is parang reassemble ulit ng bagong unit team? Parang ganun siguro. Yeah, just, yun ang purpose, no? To unite everyone. At, Speaker, matatabong senador, sir? wala. Hindi naman namin napag-usapan yan. Wala na pag-usapan about the bill. Wala namang hirit si President sa'yo. Sa akin? Wala. Anong, basta importante, ako na lang hihiling sa sambayanan. Sana po ay huwag tayo magka-watak-watak. No? Alam ko may mga panig na maiinit ang ulo ngayon, but konting lamig po, isipin na lang natin yung kalagayan ng ating mga kababayan. Siguro yun ang unahin natin, yung problema ng bayan. Sama-sama tayo tulong-tulong para masolve yan. Sir, may lumulutang na House BBM? Ano po yung take mo doon sa mga ganyan? Well, para sa akin, yung mga ganyan, ano, sana, ano, dahil pagka nagpatuloy ang ganyan, it's not good for our economy. Ang maapektuhan dyan ay ang ating bansa. Tayong lahat po ay nakasakay sa iisang bangka. Pagka lumubog yan, lubog tayo lahat. So, gusto nyo bang bumagsak ang piso? Gusto nyo bang bumagsak ang ating ekonomiya? Maghirap na naman ang ating bansa? Wag naman. So, sana po kung makakukuha natin sa magandang usapan, ay pag-usapan na lang. At ang ating mahal na Pangulo ay bukas naman ng tainga sa lahat at maghandang makinig yan. So, conforme kayo sa naging panawagan ni Senate President Sudiri sa mga senador, lalo ng mga committee chairman na maging maingat at huwag daw magamit yung mga hearing in aid of persecution. That's right. I do agree with Senate President. Kasi pag mababahira ng politika eh, no, at lalong-lalo na kung ang iimbestigahan ay puro hearsay, no, dapat maging maingat tayo diyan dahil lang especially kung ina-accuse na ang ating mahal na pangulo, eh hindi na biro 'yon dahil presidente na 'yung ano eh, what more yung mga maliliit na tao, 'di ba? Basta ang point lang dito, kung wala naman sapat na ebidensya, I think we should kumbaga isara na natin yung hearing, no? At talagang ano, basta importante magkaisa tayo, magtulungan tayo, iiahon natin ang ating bansa sa kahirapan. Yun lang.